Na-encounter nyo na ba itong term ng commitment order and mittimus? Alam nyo na yung pagkakaiba nila? Okay. So, pag sinabi natin commitment order, okay, either court yung magbibigay or other agency. Ano ba yung mga other agency na pwedeng magbigay ng law? So, ito sila. Okay. Yung other courts, yung mga Supreme Court, Court of Appeals, RTC, MPC, okay, MPCC, pwede rin sila, MCTC, okay, Sandigan Bayan, other military courts, the Senate, House of Representatives, and other commission or boards ay pwede silang magbigay ng commitment order. Dahil sila ay considered na competent authority. Matingnan natin, ano ba yung reason at sila ay nabibigyan ng commitment order? The purpose or the reason is for safekeeping. Okay? Paano ba sinabi natin safekeeping? Pwede natin sabihin safekeeping na under custody ang isang tao dahil pwede natin sabihin na nakapending ang case niya or kaya naman wala talaga siyang kaso. Okay? Wala pa siyang kaso na kinakaharap. Pero under the danger siya. Or kaya naman pag hinayaan mo siya na sa labas ay baka mawalan ka ng testigo or witness, mawalan ka ng mga star witness mo, kaya na-under safekeeping. So, na-under safekeeping yung tao para maprotektahan sila na hindi sila mapasama kung nasa labas man sila. Or kaya naman, baka mawala sila, pero vital sila pagdating sa kaso. So, minsan, binibigyan sila ng commitment order. Okay? While in mittimus naman, ang pwede lang magbigay ng mittimus is the court. Okay? Because of the signature of the judge or and the bearing or the seal coming from the court. Okay? Na kung saan, ang purpose is for the service of the sentence, not for safekeeping. Okay? So, tatandaan nyo, magkakaiba sila kung sino ang nag-i-issue and then, ano yung purpose. Sinabi natin ni Timus, more on for the service of sentence. Okay? At nagbibigay lang ay korte. Meaning, may final judgment na. Pagdating kay commitment order, for safekeeping lang. Either nag-aantay siya ng trial or under investigation yung tao. At ang pwede magbigay, competent authority, pwede rin ng korte, and other boards or commission ay pwede rin magbigay ng commitment order. Yung Senate, House of Representatives, ay pwede silang magbigay ng commitment order. Pero hindi sila pwedeng magbigay ng mittimus. Dahil ang pwede lang magbigay ng mittimus ay ang court. Wala na nun. Okay? So, yun ang pagkakaiba ni commitment order and mittimus. So, other difference nila. Commitment order, ang nagbibigay, ang nag-i-issue, ay competent authority or the court. While mittimus, ang nag-i-issue niyan, ay ang court. Okay? Wala nang ibang pwede mag-issue ng mittimus. And then, for the purpose, kung ang sinasabi natin kanina, for safekeeping or for detention. Sinabi natin detention, wala pang case. Wala pang final judgment. Wala pang final judgment. Wala pang finality of sentence. While mittimus naman, ay meron na siyang service of sentence at kailangan niya ng gawin. So, in commitment order, hindi fix ang gano'n siya katagal doon at hindi nakalagay. While in mittimus, pwede natin sabihin na yung sentence niya ay naandun na. So, fix yung duration ay yung itatagal niya doon sa isang institutional correction. Okay, so ito ang pagkakaiba ng mittimus and commitment. Okay, next. Okay, a term lang. Sinabi natin commitment, pwede natin siya maging synonymous the term incarceration or imprisonment. Okay? Pag sinabi natin commitment, incarceration or imprisonment, it triples, ito yung keyword, entrusting. Okay? Pinagkakatiwala. Minsan, commitment. Mag-commit ka naman, magtiwala ka, ibigay yung buo. Ibigay yung buong tiwala. For, anong purpose? For confinement of an inmate. Ay, para doon na siya, i-confine. Kung baga sa ospital, dito ka muna gagamutin. Dito ka muna aalagaan. Dito muna ang custody mo. Kami muna yung bahala mag-supervise sa'yo. Okay? To a jail by a competent authority or court. Nota, competent authority or court. Ito yung tatlong purpose. Okay, for investigation, trial, or service of sentence. Kaya nga pwede na sabihin, sir, bakit may service of sentence? Eh, di ba, mittimus po yun. Kasi si mittimus kasi, papasok din as commitment si mittimus. Di ba? Pinagkakatiwala din yung isang prisoner or yung isang inmate. But, ang purpose, nagkakaiba.
Okay po. Kasi ang purpose ni Mittimus, parang isang tao mag-serve ka na ng sentence po. While in commitment order for detention lang. For safekeeping. Okay? Either under investigation or under trial yung isang tao. Or gano'ng possible witness din siya. Okay? So, punta na tayo dito sa contraband. Siguro ito na-encounter nyo na din. Okay? Pag sinabi natin contraband, any article, magazine, newspaper, books, okay? Other reading materials, pag gano'n naman kalendaryo, pwede na sa natin, bawal din yan. Okay? Any item or thing prohibited by law, or by law, kumbaga ito natin sabi natin na ayon sa ating batas, kahit nasa loob ka ng, nasa labas ka ng kulungan, ay bawal yan. Or forbidden by the rules. Ito yung makikita natin mamaya na isang uri ng contraband na kung sa labas yan ng kulungan, pwede. Hindi naman bawal. Pero because of the jail rules, or because of the experience na meron sila, mga naunang experience sila, nagiging bawal na po ito. Okay? So, ang tawag natin sa kanila, sa general term, ay contraband. Kung sa Tagalog ay kontrabando, pinagbabawal ng mga bagay. So, dito meron tayong dalawang uri or two types of contraband. We have the illegal contraband and we have the nuisance contraband. Okay? Sinabi natin illegal contraband, kahit nasa labas ng kulungan yan, para madaling yung tandaan, eh talagang bawal. Okay? Talagang pinagbabawal ng ating batas. Or simula pa lang, talagang unlawful na yan. Dangerous drugs, for example, other weapons, ngayon, baril, kuchilyo, okay? Potential weapons. Kung sinabi natin mga potential weapons, usually, sa unang tingin, parang hindi mo nung nakakalain na hindi nilang gamitin as a weapon. Like metallic fork, okay? Metallic spoon. Sa ating kasi, kung sa bahay lang yan, hindi naman pwede maging weapon. Pero nagiging weapon sa kanila. Okay? Explosives. Ayan, pinagbabawal yan. As illegal contraband. While nuisance contraband, ito naman, ay ipinagbabawal ng gerolds. Like liquors, okay? Cigarettes, pornographic materials, gambling paraphernalia. Ngayon, ano yung dahilan? Dahil pwede siyang maging threat sa security ng isang jail or ng isang facility. Okay, for example, sir, pwedeng pagsimulan niya ng away. Example, sir, cigarette, pag hindi nakapagbigay ng sigarilyo, pwede magkaroon ng gulo o riot. Diba? Pag natalo ka sa sugal, usually, so, liban sa pag nasa labas ka naman ng ulo, hindi naman bawal ang sugal. Yan doon, pinagbabawal. Kaya dati, hindi naman bawal yan eh. Pero dahil nga pinagsisimulan ng gulo or nagiging threat sa security ng isang facility, ipinagbabawal. Okay? While illegal contraband ay pinagbabawal talaga ng batas. Okay? At hindi na kailangan pang questionin yun. Dahil, kumbaga, obvious na nabawal yan. Okay? That's the illegal contraband and nuisance contraband. So, yun yung problema. Now, tingnan natin yung solution ng ginagawa ng mga jail facility or constitutional corrections. Okay. In BGMP, in their BGMP manual of 2015, each facilities that are being manned, okay, in a from any form of contraband could have adverse implication on overall administration of the facilities. Pwede daw maka-apekto po ito. Okay, lalo sa kanilang operation. Kasi nga, dapat organize ang isang prison facility or isang jail facility. Dapat nag-encourage siya ng pagbabago. Nag-encourage siya na ma-rehabilitate ang isang tao. Pero kung lagi siya na masasangkot sa gulo, posibleng hindi ma-rehabilitate ang isang tao. So dito, nagkakandak sila ng tinatawag na surprise search sa BGMP. Or tinatawag ito na Operation Greyhound. In Bucor, tinatawag naman ito na Operation Galugad. Okay, take note ha, surprise search. Para maging maayos ang operation and administration ng isang jail facility. Okay, yun lang yun. Kasi kung wala surprise search na gagawin, makikita nyo naman sa mga news, eh, talagang laging may gulo. At hindi talaga nare-rehabilitate or nare-reform ang isang tao. Lalo-lalo na yung mga prisoner. Okay? So, surprise search, tinatawag nila na Operation Greyhound. Pagdating sa Biocor, that is offline galugan or Operation Galugan. Okay? Ang tanong dyan, ano yung pinagkaiba naman, sir, ng shakedown, narinig yun yung term na shakedown, and greyhound? Kung sinabi natin shakedown, ginagawa siya bago ka palang i-admit. Kaya isa ka ng inmate, isa ka ng prisoner,
bago ka pa lang pumasok, bago ka pa lang i-admit, ginagawa na yung shakedown. Okay? Mag-research na na ginagawa sa'yo. At yan ay regular basis. Okay? Lagi na yan. Kumbaga expected na. While Greyhound, okay, Greyhound, ginagawa na yan while you are inside the prison cell. In a surprise manner. Kumbaga hindi siya announced at hindi siya regular na ginagawa. Okay? Kaya nga surprise po siya. Okay? So tingnan natin yung pagkakaiba. Pag shakedown, off-plan shakedown, or operation shakedown, usually ginagawa na before you are admitting, bago mo i-admit ang isang inmate. While Greyhound, naandun na siya sa loob ng prison. Nasa loob na siya ng cell niya. And then, for the actions naman, Greyhound is for the surprise manner while shakedown is in regular manner or regular basis ginagawa. Okay? So, nabanggit natin yung search. Alam natin, meron tayong iba't ibang search na pwedeng gawin. We have the pat search, the rub search, the strip search, and the cavity search. Okay? Ano-ano ba yung pagkakaiba nila? Pag sinabi natin pat search, it's the patting of subject's clothing. Kumbaga, dito lang, panlabas lang. Nakapkapan mo lang siya within his clothing. It's the pat search. Okay? Wala kang pwedeng hawakan ng mga suselan na sabi natin parts ng isang tao. Okay? More on, pat lang. Kanya lang damit. Okay? Pag sinabi naman natin rub search, kita na natin dyan, patting of body over the clothing. Pag sa body over the clothing, parang pat search lang yun. Pero ito yung kaiba ni rub search. Including the groin, groin sa lalaki, the buttocks, okay, sa likuran, yung sa natin puwitan, and yung sa breast niya. So, pwede mo na siyang hawakan at pwede siyang tap-tapan doon. Kasi possible, meron siyang contraband. Okay? Next, we have the strip search. Strip search, dito naman, more on visual, pero pwede na rin siyang ipating, pero yung tao, wala siyang clothing. Okay? Naked search yung tao. Okay? Hindi naked search. Ang tawag natin doon ay strip search. And the last one, we have the body cavity search. Okay? So dito, naked din ang tao, pero exposed ang kanyang anus and vagina for look or to look for contraband. So mostly, mas sa makikita natin, mas meticuloso or mas supervised po ang ganitong uri ng search. That's the body cavity search. Okay? So, ito ang pagkakaiba ng pat, rub, strip, and cavity search. Okay?